Hey guys! Samahan niyo ako maglakad-lakad. Kasi wala lang. Pag na-i-stress si Ate Shane, gusto ko yung maglakad-lakad. Kasi mga after ko mga anak. Gusto ko na maghanap ng trabaho. Gusto ko na maghanap ng trabaho para, alam mo yun, tulungan ko yung asawa ko din. Kasi alam niya naman dito, hindi naman, ewan ko yung may iba kasing tao na nag-iisip na pagka nandito sa ibang bansa, ang dami ng pera eh. May mga bayarin. Kaya, so, kaya yun, kailangan na maghanap ng work kasi gusto ko na rin tulungan yung asawa ko na kasi nitong pandemic, nawalan din siya ng work, ang dami ding na pending na bayarin, kaya gusto ko rin makatulong sa kanya na kumita din ako, ganun. At gumaan-gaan naman yung kanyang bulsa. Ay, mabigat kasi walang, mas mabigat pag walang laman, di ba? Kaya, meron naman sanang mga work na kagaya ng mga fast food, ganun, o kaya yung cleaners. Kaya lang kasi, isipin mo yung, kasi yung ibabayad ko na rin, yung ibabayad namin sa daycare, equal siya nung sahod mo. Hindi na malaki din, mahal kasi yung bayad ng daycare kasi dalawa yung anak ko eh. Kaya mahal talaga yun. So, kaya hindi ko rin mapasok din yung work na yun kahit kailangan ko din kasi isipin mo kung mag-work lang ako para magbayad ng daycare, di ako na lang mag-aalaga ng anak ko, 'di ba? Kaya yun. Tsaka kasi kaya wala akong work din. Yung work agad kasi yung iba tagal nagkakaroon sila agad ng work dito kasi kahit ano eh ganun basta magkaroon lang gusto ko din naman noon kaya lang naman gusto ko din yung gusto ko gusto ko rin yung magiging masaya ako sa gagawin ko yung kasi tumatanda na tayo tapos 'di ba nung medyo bata-bata ka pa nag-work ka sa isang company na ayaw mo talaga. Though yung pinakamagandang naging work ko is yung sa GWI noon. Wala na kasi yun ngayon eh. Yun talaga yung pinaka-work na nagustuhan ko sa buong buhay ko. Tapos, bakit nga ba wala akong work? Ayun, dahil sa mga anak. Yun talaga yun. Tsaka, nung nagka-pandemic dito, lalong humirap maghanap ng work. Tapos, yung iba, work from home. Ayoko naman kasi ng work from home, guys. Kasi, guguluhin lang din ako ng mga anak ko eh, habang nag-work ako eh. Kaya, ang hirap din ng mag-work from home. Isipin mo, habang nag-work kayo, mga anak mo, karga, pakarga ng pakarga sa'yo, di ba? Ang hirap nun. Kaya hindi na lang din. Kaya hanggang sa nag-isip ako ng kahit papaano, feeling ko matutulungan ako ng YT, ng YouTube. Kaso hindi naman ako sikat, di ba? Hindi ako sikat, kaya ang hirap din kasi hindi ka naman sikat, paano ka kikita, di ba? Kaya yun siguro yung pinaka kinaka-stressan ko ngayon yung paghahanap ng work kasi ewan ko na caught in the middle ka kasi may anak ka yung anak mo maliit pa ganun siguro makakahanap ako ng work or ibibigay sa akin ni Lord yung work pag medyo malaki na sila yung medyo mailalagay ko na sila sa school, sa daycare, siguro nang hindi ako nag-aalala. Ganun kasi
yung anak kong isa 1-year-old, yung isa 2 years old. Kaya, ewan ko kung anong plano ni Lord sa akin eh. Pero, alam mo yun, gusto ko na lang isipin na may sarili siyang way. Kasi marami na siyang nagawa sa buhay ko talaga na hindi ko akalain na mangyayari sa akin, na ibibigay niya pala sa akin yun. Kasi nung bata ako, parang wala naman akong, feeling ko wala akong kwente. Yung wala akong paroroonan. Pero ano, ang dami niyang ginawang milagro sa buhay ko na hindi ko in-expect na mapupuntahan ko or mararanasan ko. So, kaya ano, nagtitiwala na lang ako sa kanya na bibigyan niya rin ako ng trabaho na para sa akin talaga, yung magugustuhan ko, yung magiging smooth sa lahat ng condition ng or sitwasyon ng buhay ko. Kagaya niya, may anak ako, paano yung work na swak sa pagiging mommy. Kaya yun lang. Kaya pagka may mga times na umaalis ako ng bahay para maglakad-lakad yan. Kasi nag-iisip-isip, anong gagawin ko, anong next, ganun. Tapos, ito pang YT, di ba? Ang hirap kasing magkumita sa YT nang hindi ka naman sikat, kaya... Pero ayos lang. Pero yun, ganun lang talaga ang buhay. Alam mo, ako, optimistic talaga akong tao. Siguro, I'm very positive lang lagi na sadyang ganun ang buhay. Timing ang tawag doon. May sarili daw time zone ang buhay mo na hindi mo alam na magiging successful ka pala someday or kung hindi man ngayon. Basta magsipag ka lang, tsaka lagi mong isipin yung goal mo sa buhay. Tapos, yung huwag kang titigil. Ako hindi nga ako tumitigil sa kaka-apply sa Indeed. Apply lang ako naka-apply. Alam mo yun, kasi malay mo, di ba? Minsan, hindi lang puro gawa din. Siyempre, si Lord tutulungan ka niya, pero tulungan mo rin yung sarili mo. Diba? Kaya ako, tagahintay lang ako eh. Kasi alam ko, bibigay din sa akin yan ni Lord, yung work na yan. Yun ang frustration ko. Pero hindi naman to the point na maiinggit ako. Ano lang. Frustration ko sa sarili ko. Alam mo na itong pagka tumatanda ka, guys. Pag tumatanda ka, parang ewan ko ako, habang tumatanda ako, pawala ng pawala yung pagiging, yung pakialam ko. Lagi akong pakialam ko, ganun. So, yun. Wala na akong pake. Minsan, alam mo yun, parang, okay, ganun na lang. Yung noon, kasing medyo bata ako. Grabe, makatanda na. Bata pa naman ako, pero mas gusto ko yung epekto nung pagiging matanda ko ngayon. Or epekto nung mga naranasan mo na. Kasi ngayon, parang hindi na siya big deal yung mga bagay noon na big deal sa'yo. Ngayon, wala na. Wala nang dating. Wala nang, wala nang ganun. Kaya yun, parang mas gusto ko yung ganito kasi hindi ako nag-worry. Hindi ako nasasaktan. As you grow older, nagiging less may pake sa mga bagay-bagay na binibigyan mo ng halaga noong medyo bata-bata ka pa. Pero ako, bata pa naman ako, kaya lang siguro talagang yung sa mga naranasan ko or nangyayari sa akin, talagang nababawasan na yung pake mo sa mundo. Pake mo sa pattern ng mundo, pake mo sa mga requirements ng mundo sa'yo. Nawawalan na ako ng pake, ganun. Ang gusto mo na lang talaga, makuha mo yung gusto mo nang hindi ka nag-iisip kung paano mo makukuha yun, ganun. Kasi alam mo, naniniwala ako na makukuha ko yun dahil naniniwala ako kay Lord. Ganun ako eh. Kasi may mga bagay na kahit anong gawin mo, kung hindi sa'yo will ni Lord yun, hindi yun mapupunta sa'yo. At kung mapunta man, magkakaproblema ka. Kasi pinilit mo, parang ganun. Kaya,
Kaya siguro yun yung pinanghahawakan ko sa buhay. Yung tiwala ko kay Lord na meron siyang ibibigay sa'yo na hindi mo akalain ibibigay or yung hindi mo akalain na deserve mo pala yun or para sa'yo pala yun, ganun. Kaya, wait lang, waitong. Kaya yun, so, pauwi na ako. Alam mo, ginawa ko rin tong content kasi ito yung, kaya ako hindi makapag-content ngayon dahil ito nga yung mga iniisip ko or yung nagiging tinatamad ako mag-content kasi marami akong iniisip ko to na iniisip ko na bakit ganito, ganun. Basta tinatamad ka sa buhay dahil napo-frustrate ka, nade-depress ka, ganun. Pero that's normal. Siguro acceptance lang sa mga bagay-bagay. Acceptance na minsan weak ka rin. Minsan tanggapin mo rin na hindi lahat kaya mo. Hindi lahat pwede mong makuha. Kaya minsan matuto ka rin maghintay sa mga bagay na para sa'yo talaga. So, yun. Uwi na tayo. Oh, yan. Nakabalik na ako ulit dito sa aming Condalicious. At nakapaglakad-lakad rin kahit papaano. Pahangin lang. Tsaka pa-content din. Kasi nawala na ako ng content kasi ngayon marami akong iniisip sa sarili ko. Kung anong mali sa akin, ganun. Minsan iniisip mo may mali sa'yo eh. Meron talaga. So kailangan mo ng improvement sa sarili mo. Alam mo yan. Kaya improve din. Siguro ako talaga ang dami kong kailangan i-improve sa sarili ko. Ang hirap din kasi sipin mo in interview mo English eh. Ang hirap din. Kaya siguro kailangan ko i-improve yung English ko din ganun. Tapos pray, 'di ba? So, till my next vlog, guys. I'm out.